na magdigi ka, magdigi ka. Yun yung ginagawa. Tsaka ano na to halos eh, atlas na ni Raplesia to eh. Oo. Let's see, the ban here is going to be the Roger. That is a respect for Full Clip. Full Clip, what is going to be the main carry here na pantapat sa Lancelot? Bukod sa Lancelot, ay sorry, sa Lancelot, sa Ling. Bukod sa pantapat sa Ling, kailangan mo rin ng damage na malupet. Probably a follow-up to Edward's ultimate. Pwede pa sila mag-Chango. Chango is actually good para sa Blacklist International. Yeah, actually, dun yung pinakamalaking success nila eh. Kapag nag-Chango sila. Yung poke composition na ginagawa nila. Mm-hmm. Pero kasi at this point, Kufra, Cho, and Yuzhong, parang hindi na to, ano eh, hindi na to timpla ng isang poke composition. Mm-hmm. Ano na to? Head-on. Head-on collision. Binanda na nila yung digi. Well, sabi dito ng RPH, sabi nila, banda natin yung digi para kahit papano, hindi tayo parasado na, ano, makuha nila yung mapigilan pa nila yung atlas nila, hindi pala makuha, mapigilan. Enough is enough. I like the Esmeralda Bando for Blacklist International. Nanenegate ka agad dito yung Taps at saka Atlas. Ang hinihintay ng Aura is either a Kiluwash and or KLBJ Hero kasi KLBJ can also pick the Taps. Ako inisip ko eh, pwede sila mag-export dito for Aura PH eh. Pwede pa sila mag-export dito doon sa pinakadulo eh. Kasi it's a strong laner. Oo, side lane. Favorite, isa siya sa mga gustong gamitin na heroes ni KLBJ. So, I think there's a possibility na mag-export pa sila dito. Looking at the two picks lang na meron dito, yung Blacklist International. Yuzhong tsaka Kufra. Alam mo? Ang laking perquisition na agad. Butter, sinabi mo Xborg, pero sa tingin ko, Valir ang pinaka-perfect against sa Cho tsaka sa Kufra. That's true. Kasi, tutulak niya lang yung Cho tsaka Kufra. Ngayon, ang dami na kagad sagot ng Aura. Meanwhile, yung Blacklist, sabi nila, sige, labanan tayo ng fencing. I like this. Oho! Oy! Si Malasado. Okay. Tatlo ngayon ang sagot ng Blacklist para dito sa Ling. Alam nila na ipu-pull force ng Aura yung Ling. Ready sila dito. Ang daming sagot ng Cyclops dyan. Susunod yung planets attack lagi sa Ling. Lancelot can also outplay heroes right now. Four heroes right now para sa Aura PH. I like the Lancelot against Atlas kasi mas gusto ng Lancelot maraming units para mas marami siyang dashes. We shall see. Anong adjustment ngayon ng Aura PH sa last pick? KLBJ or Kiluwash? Dalawa na lang eh. KLBJ or Kiluwash eh. Yep. Xborg. It's going to be the Xborg. Ayos diba? Bawal mag-appear. Bawal. Nag-appear kami guys. Nag-appear kami. Okay. Pero bawal mag-appear. Alcohol. Mag-alcohol ka muna. Oo. Sige. Ano, ito ah. Pre, the thing about, Majin. Kunin mo muna alcohol. Oo. Kunin mo muna yung alcohol and pag-usapan muna natin to. Pag nag-alcohol tayo, baka pwede na tayo mag-appear. Oo. Pag nag-alcohol. Kasi natuwa kami ni Bartos, tama. Nag-appear kami bigla. And alcohol kami. Mag-alcohol. Kung may nakinig kayong tok. Nag-alcohol kami noon. Okay. Isa pa. Alcohol muna. Alcohol muna. Teka lang. Baka mamaya makita social yung distancing. Social distancing. Yan. Teka lang. Pwede na tayo mag-appear. Tama prediction mo, tama, Butters Export. Teka lang, alcohol ulit. Aray. Okay. Kidding aside. Oo. Looking at the draft here of Blacklist International. They have the Cyclops. They have a clear answer for the Ling. Kaso kasi, if ever makita nung Ling na papunta sa kanya yung ulti ng Cyclops, malaki yung chance niya kasi makapag-react. Kasi always remember, projectile travel time. Lagi. Mabagal. Ang projectile travel time ng isang ulti ng Cyclops. Totoo. And you can see it from a mile away. Yeah. Pero pwede kasing saktuhan yan eh. Pwede saktuhan ni Dexter yan. For sure, pre-practice din niya yan. Pero ang problem ko dito kasi, Butters, si Valir eh. Oo. Tatlo agad yung nasasagot kasi ni Grid. And I think this is perfect. Kasi yung Valir, mas pinipili na ng mga tao na piliin na lang yung Louie, piliin na lang yung lumilipad, si Farsa. Mm. Kesa sa Valir eh. So I think ito yung naging
ultimate adjustment nila. Ang dami nilang damage. And tignan mo, sineset up na nila ngayon yung purple. Di makalapit ka agad, sinapull clip. Okay. So, nakikita mo dito, Manjin, kung ano yung ginagawa ni Greed. Oo. He's trying to take down yung buhay dito ng Blacklist International na mababa. Mukhang magkakababaan na nga. Sino nakuha ng purple? Mamaya natin makikita dahil pasok si Ako dito. First blood coming in for full clip. Nice outplay! Baka mag-puncture out pa siya. Isa ang nawala, Greed. Para dito sa Aura PH, that was a failed attempt on the kill for Aura, pero nanakawa na naman ng purple buff. I think that was worth, kasi yun talaga ang plano. Blacklist International, that's still good though, kasi si Clip pa rin ang nakuha ng kill. So bakit nga ba nakatambay si Greed doon? Bakit, Kuya Butters? Gusto niyang pababain yung buhay dito ng side ng Blacklist International that if ever nagkaroon ng invade doon sa purple buff nila, oo. Baka may time kapag ka nababaan na talaga sila ng sobra na hindi na sila maka-adjust, hindi na sila makaresponde. Lugi sila sa gera kasi kulang ang mga HPs nila habang full clip ginamit niya pa. Yung gold, yung crab coin dito to puncture out another good pick-off for Blacklist International. Still, Greed ang nagiging sacrifice dito para sa side ng Aura PH. Full clip. With... Oh, Dexter? Oh, sakit. Actually, si JP nakakuha din ng kill. So, si Full Clip, even though Aura pa rin nagditikta ng laban, ibang klase to pag nabigyan ng item, lalo na Lancelot ngayon yung gamit niya, rather than yung carry kanina na talagang one-trick pony. This time with the Lancelot, mas marami silang plays na pwedeng magawa. Yun kasi yung isa sa mga tinitignan ngayon sa mga magagandang funnel on how good they can spread out their damage. Oo. Oo. And yung carry kasi kanina, yes, carry has good damage pero kasi pa isa-isa. Oo. Eh yung ano kasi Lancelot, yung Thorn Draws, pwedeng tamaan. Triangle formation yun eh. Yes, definitely man. Eson running for his life, he's protecting the orange take. Full clip. Pinersa na yung kanyang ultimate para lang makuha yung orange na yon. Now coming into the purple buff, ginigera na dito ng Aura PH yung baba. Mukhang gusto nilang kunin yung turtle dito. Alam nila na pulado yung Yuzong. Nakikita nila yung Joe sa top lane. Libreng turtle para kay JP. Pero Lito Wanderer din mula sa Blacklist International sa top. Magkakaroon dito ng switch ng towers, Butters. Okay. I like the idea dito coming out from Blacklist International na pumunta sila dun sa may taas. Oo. Para mag-counteract dun sa turtle. They did not give any priority para talagang contest pa yung turtle na yon. Pero ang make sure nila may dalawang tao sa baba na kaya i-def to. Yes. Na kapag ka hindi nila na-push to, this is going to be a win for Blacklist International. Yes. Kung sinong unang mag-react, yun yung pwedeng tumagilid at hindi nag-react doon yung Blacklist International. Star Power Lockdown connecting. Pero madidepensahan pa rin ng Blacklist International yung bottom lane. Just protect the towers at all costs. That is the main plan of Blacklist International. Maganda din yung wave clear nila dito. Maganda rin yung disengage factor ng Blacklist International, actually, Butters. Meron kang Cho at meron kang Kufra na every time kapag papasok si JP, pwede mong abangan. Mm-hmm. Blacklist International, on the other hand, ang ganda ng hold nila dito sa may mga turrets nila. And there is the ultimate. It's not going to be a problem as merong turtle buff dito si JP. Muntikan pa kung walang turtle buff doon. Mm-hmm. Muntikan pa. Yun ang maganda sa Star Power Lockdown. Susundan ka talaga hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tsaka Star Power yun eh. Oo, lockdown pa. Lockdown pa. Oh, alam mo naman, lockdown. Inabot na 6 months naman. Eh. Oo, oy. Aabutin ka talaga. Mm-hmm. Muntikan ba makabasag dito ang Blacklist? It seems like Aura PH kaya na nagre-react. Every time they make a move, walang pakaya Blacklist International. This is better. This is better kit for Blacklist International kasi hindi kanina. Pero yun, naku! Nag-miss communication! Miscommunication! Pero mukhang makakamatay yata si Glee dito. Pero yun yung planet sa attack. Double kill coming in. Para kay Yuzo. Kapag si Maring Aqua. Nawalan ng tulong. Habang si KLBJ umiikot-ikot lang. Sabog. Patay ang cannons at patay ang germs. Dahil basag ang torre dito. Blacklist International. Even though 2-2 ang laban, mas marami silang nakuha ang objectives. Aura PH dito. Clearly losing the war. Eh, kung titignan mo naman dito ah. In terms of just getting that turret control, literally, Manjin,
wala silang binatbat ngayon sa Blacklist International. Yes. Kung makikita mo, lahat ng tier 1 turrets nila is down. Uh-oh. They actually have one tier 2 turret down onto the top lane din. Definitely. Men, I think mas better kasi ngayon yung kit ng Blacklist sa damage and sa lockdown. Uh-oh. Unlike yung Digi kanina, yung reverse time kasi madaling malaman eh kung saan manggagaling. Mm-hmm. And yung time bombs, yung auto-alarm bombs, parang nawawalan din ng damage sa late game eh. Parang nauubos. This time, without any time journey, okay lang sila kasi yung Ling kaya mag-dodge. Meron kang Dexstar damage with the Impure Rage. Ang dami pa nilang flickers dito to counter out Aura PH. Pwede silang lumaban ulit. There you go. Ultimate para kay KLBJ. Last Insanity. At pumasok pa si Baring JP. Nako, Swanity. Sino kaya makakaisa dito? Wala. Dahil Aura PH magbaback na lang. Blacklist International tinakot ang Aura doon sa baba. Slow and steady wins the race. Kung sino pa yung sinabihan na slow and steady dun sa ating intro, sila pa yung nagiging aggressive ngayon. And Aqua will take down Ling. Wow! By himself. Ang dragon. Tapos na ang Chinese New Year pero may dragon pa din. Aqua! The American Dragon! From the A to the Q to the U to the A. I'm the Mad Daddy Dragon of Blacklist International. Hey! Uh-oh. Aqua outplaying 5 heroes from Aura PH, Blacklist International. Unti-unti nang nababasa ang Code Butters. Unti-unti nang nababasa, unti-unting nade-decipher ang code dito ng Aura PH. And they might have just imitated. Ito yung medicine na laging pinapatikim ng Aura PH sa mga kalaban nila. Total map control, being reactive, not really caring about the turtle. Pagka yes. Nakikita nilang kumukuha ng turtle yung kalaban, pupunta sila agad sa taas, kinukuha nila yon. At alam nila na pag nag-react ka sa Aura PH, ikaw ang tatagilid. Dapat kayo ang mag-react sa amin. Ang taas na rin ang damage output nila dito, full clip with the 3-0-2 greed with the first Winter Truncheon of this game. Napakasakit na ng lahat actually. 5 heroes. Make that 5 heroes. Can put in damage para dito sa Blacklist International. Sorry. 4 lang pala. Yuzong, Lancelot, at saka Cyclops. Mm-hmm. Yung bata from Bataan, men. Bata from Bataan talaga eh. Wala eh. Kumbaga, palumpalo eh. Oo eh. Something to prove. Nothing to lose. Everything to win, pre. Yep. Almost with his endless battle. Isang component na lang plus yung recipe. Meanwhile, Dexstar is also building up that cooldown reduction para unlimited star power lockdown. 5 Aura PH ito magkakasama! Napaganda ng ultimate para doon sa ating Kupra pero nandito na ang dragon. Sinong unang tutumba at sinong unang mawawala? At ayun na nga, yung bata from Bataan habang si KLBJ ang maiisahan ay tumambling pa si KLBJ palayo pero hindi magiging sapat para siya ay mabuhay. Blacklist International, wala si Pool Clip pero dalawa ang kanilang napatay plus isa pang Tore. Kailangan mong bigyan ng isang malaking palakpak dito, Manjin, yung ginagawa ni Aqua. Palakpak! Pak! Hindi kami nag-appear. Palakpak yun. Nagpalakpak kami. Hindi namin kailangan mag-alcohol. Why? The thing about Aqua is he's actually rotating at the right times kapag kinakailangan siya sa mga laban. Yes. Hindi yes. niya iniiwan yung mga teammates niya dito. And he is even getting yung kills dito kay Ling. Yes. Na hindi niya dapat nakukuha talaga all in all. Nahihirapan dito yung Aura PH on dealing with the Yuzong. Mind you, ito din yung hero na tumalo sa kanila last week na ginamit ng BSB. At sabi ng Blacklist ngayon, ito pala ang tunay na vaccine. Ayun na naman ang Black Dragon form. Lumilipad na si kaibigang Aqua, si Kiluwash. Ang target niya, Star Power Lockdown. Tatama na! At huli ka pa! Mega kill para kay Aqua. Aqua. 11-4. Ano ang sagot sa dragon? Ang sagot sa dragon ay probably somewhere in the lines of getting this Lord, pero makukuha na ng Blacklist International ang sagot. Kaya wala nang sagot sa tanong. Men, hindi ko yun naintindihan, pero wala talagang sagot. Wala sagot. Wala talagang sagot. Dahil nasan ang verse ninyo kay Aqua? Having the Festival of Blood, 711. Hindi ko nakita yung items niya, pero mamaya makikita natin.
for sure, ang taas ng sustain. Oh. Even though si Killuash, meron siyang execute dito. How? And man, yung proc, nung ultimate, yung proc lagi oh. nung Dark Souls eh. Mm. Ano eh, dumudoble eh. Para kay ako eh. Dumudoble, may possibility na tumriple pa. Minsan nga, tumitriple oh. pa. Oh, oh. And yeah, I mean, Esson and the others dito, they're really doing a great job just controlling the fights for their team. There you full go. Full clip dito, hindi nila masyadong kailangan gumalaw at hindi nila kailangan pumwesa ng magandang maganda. Kasi ginagawa na ng tank yung trabaho eh. There you go. Sinisetup niya. Yes. Triangle formation mo na lang, i-turn throws mo na lang, oh, okay ka na. Kumbaga, na 4-bar setup na. Oo. Punchline na lang ang kulang. Punchline na lang ang kulang. Punchline na lang ang kulang. Binabati ko pala si M-Zite. Oh, si M-Zite. Nanonood ngayon. Si Levenport at ang mga tropa natin sa flip-top. Oh, mga tropa natin kasi sa flip-top. Kasi sinisetup na niya ni, ni Aqua eh. Oo. Oh. Man, with the items na meron siya. Meron siya Queen's Wings. Meron siya Bloodless Axe. Ay, na naman si Esso mo. Ay, grabe. Let's see here. Ang dami nag-clash. At ayun, nahuli. Si JP. Underwhelming performance. Mula sa championship link, Raplesia right now with the fatal link. Sumikot pa dito si KLBJ with the last insanity. Boom! Nakuha ng kill si The King. Pero Dexter and company nandito pa rin with the planet's attack. Esson stretching. Pero wala siyang iti-take. Wala siyang ita-dive in. JP ang namatay. 18 seconds in. Ultimate coming in for full clip. Ayun na yung Thor Throws. Meron pa siyang puncture in. Hindi na kailangan. Dahil sunog naman kayo dyan. 13 to 5. Mm. This is Blacklist International. Man, ang kampiyon ay dumudugo na talaga. Oh, well, ngayon, ang sasabihin ko na lang dito, Aura PH, they should just wait for the next Lord. Just hold on to that base. Huwag na kayo mabigay ng turret. As long as nandyan yung turret na yan, hindi kayo problema dun sa may Lord. Kung tingnan mo yung Lord ngayon, pupunta siya sa may top lane. Which is actually a plus for the side of Aura PH. Kasi that is one of the longest lanes to actually to actually go to para sa Lord. Kasi tatandaan mo yung mid lane, automatic yan na yung pinaka maikling lakad ng Lord eh. Oo, so okay pa sila. Kasi okay alam pa sila. Alam nila na mag nakuha ng blacklist dito yung Lord. May oras. Oo. Kaso ang problema, the more yung oras, the more pressure din sa kanila eh. Mm. Kasi Blacklist International, ni isang tore, hindi nakapagpabagsak yung Aura PH dito. Alam ko, katiting na lang yung bottom lane eh. Oh, and that's the thing about Aura PH dito. They could have, you know, reduced the gold lead for a bit kung nakuha nila yung turret na yan. O nakakuha sila ng turrets dito, but it's Blacklist International. They're showing us na kung ano yung ginawa nyo kanina, nanakaw nyo yung panalo sa amin, na dapat talaga 50-50 pa. Oo. Ngayon, hindi na kami gagawa ng ganung mali. Wala na. Alam na ng Blacklist International yung pagkukulang sa composition nila kanina. And nakita nyo na nga sa camera natin na wala pa rin nababasag ang Aura PH. I think this is the first time that I've seen the champs, Aura PH, sa ganitong sticky predicament. Butters, pumasok na naman sa Esson Esports. That is the baby bouncing ball. Vexstar, naglabas na rin ng Planet's Attack. Napakasakit na ng damage ngayon ng Blacklist International. What they're doing right now is controlling all of the lanes and then waiting for the Lord to come up. Pero men, ito sinasabihin ko sa'yo ah. Manjin, oh! Esson na naman. Pag binaligtad mo ang Esson, nose. Si JP, dalawang beses na siyang nasa-shutdown ng early game. Kahit ngayon. Oo. Nung first game, nakabawi siya. Oo. For the second game, medyo Tagilid pa rin. But the thing is, nat-apektuhan na nga ba si JP nung... Uy, tingnan mo yung formation, oh. Oh, yung formation. The Flying B, pero nanakin nila dito. The Flying B. Ng Aura PH, naku po. Star Power Lockdown, pero na dito na The Flying Dragon. The Cartoon Hero Aqua. Ay, Dragon Tail! Ilabas mo na, Yugi Boy! Nahuli ka, Joey! Nahuli si Joey ng kanyang Black Eyes! Red Eyes Black Dragon! Ang pumasok si Raplesia, ang nadamay yung mga kampi niya. Men, ang ganda kasi nung The Flying Bee! The Flying Bee! Kung nakita mo yung The Flying Bee formation, para silang sumayaw sa Christmas party! Kumbaga, victory agad! Sa Blacklist International! Naaalala mo, noong nag-Christmas party ka, at lahat ng tropa mo ang sayaw, Jabba Walkies.